Matapos ilabas ang kay Anthony Davis na bagong kontrata na magkakaroon siya ng at least 60 plus million sa isang taon, nagpost naman si Giannis kung sino nga ba si Pika at si Jack. Nagbabasketball ba yung dalawa na yun? So nagawan ko na dati ito ng episode about sa mga tax na kinakaltas sa mga players. Si Anthony Davis kasi sa kanyang $62 million na kikitain sa isang taon, $24 million ang makukuha niya doon. Ang problema lang dito, dalawang taon pa bago makuha or mag-take effect ang kontrata na yon at posible mabawasan pa yung makuha ni AD dahil mag-a-adjust yung mga tax doon. As of August 23, ito yung mga top highest paid player sa NBA nung nakaraang season. Pwede mabago pa to sa mga susunod na buwan. Depende na lang kung merong madadagdag na kontrata or merong magte-take effect na kontrata. Dahil na din sa mga venture ng ibang NBA players. Ang pang-sampu dyan si Kawhi sa listahan. Meron siyang $50.5 million na kinita last season, kasama na dito yung kanyang mga endorsement at NBA contract. Nasa $42 million yung sa NBA plus $8 million na endorsement. Kasama dito yung New Balance at ayon nga sa Celebrity Networth, si Kawhi ay merong $80 million. Yung Networth kasi, yun ang mga malinis ng pera nitong mga NBA players. Ito yung nakaltasan na ng agent at dito sa tax. Ang pangsiyam dito si Paul George, mayroong $51.5 million, nasa $42 million ang NBA contract at $9 million naman sa endorsement. Ang net worth niya ay naman sa Sportskeeda at sa Forbes Magazine ay $190 million. Ang endorsement niya kasama dito ang Nike, New Era, Foot Locker, Gatorade at sa ibang website, ang kinikita dito ni Paul George sa kanyang mga endorsement ay around $10 million. Si James Harden naman mayroong $55.1 million at $33 million doon ang NBA contract, $22 million naman ang endorsement. Galing yon sa multiple sponsor, lalo na dito yung Adidas. Ang net worth pa ni James Harden, $165 million mahigit. So hindi pa kasama dito yung mga investment ni James Harden at yung ibang venture niya. Lalo na dati si James Harden kumita sa body armor nung binili ito ng Coca-Cola dati. Ito yung mapapansin nyo sa NBA ngayon, lalo na kay D'Angelo Russell, yung mga sports drinks. Alam kasi na malalaking company na kapag lumaban sa kanila, ang gagawin lang naman nila ay bibilhin yung mga startup company na yon, katulad ng ginawa dati ni Kobe, kaya lumaki talaga yung pera niya. Kay D'Angelo dati, naglalagay siya ng unauthorized sports drinks sa mga press conference, pero pinipigilan siya ng liga. Ang susunod kay Harden si Damian Lillard, $58 million last 2023 season. So disclaimer, pwede pa mabago yan. May net worth si Lillard na $100+ million. Ang endorsement ni Lillard nasa $16 million. Ang pinakamalaking sponsor doon, Gatorade at Adidas. Si Dame kasi binabayaran ng sponsorship money galing sa Gatorade. Pero yung ibang mga NBA players dati na meron sa body armor at sa ibang sports drinks, kasama kasi doon ang bayad sa kanila kung kumita pa yung kanila mga sports drink na yon or ini-endorso. So iba yon sa mga inisponsoran ng Gatorade dahil hindi naman partner nila yung katulad ni Dame. Ang panglima si Klay Thompson, meron siyang $60.9 million na kinita last season, $40 million sa NBA contract at nasa $20 million sa endorsement. Si Klay pa rin ang isa sa pinaka-marketable NBA players dahil nga sa ginawa nila sa Golden State dati. Meron siyang net worth na $70 million. Si Russell Westbrook naman merong $82.1 million na binayaran pa rin ang kanyang $47.1 million noong nakaraang taon kahit binayout pa siya ng Utah Jazz after ng trade mula sa Lakers. Nasa $35 million ang kanyang endorsement deal. Ganong kalaki pa ang nakukuha ni Westbrook. Ang endorsement deal na yon ay mula sa Nike at sa Hennessy. Nasa $200 million ang net worth ni Russell Westbrook. Hindi pa kasama dyan yung ibang endorsement at business ni Russell Westbrook. Si Giannis naman ang pang-apat na highest paid player noong nakaraang season, $87.6 million, $45 million doon galing sa endorsement. Hindi pa kasama dito yung ibang venture ni Giannis. Ang net worth kasi niya ay around $100 million na. Andyan pa rin yung Nike na signature shoes ni Giannis at iba pa tulad na lang ng Google Pixel na ginawa siyang brand ambassador.
Si Kevin Durant naman nasa $89.1 million, 45 million doon galing sa endorsement. Andyan yung 2K Sports at Nike pa rin. Si Kevin Durant ang ikatlong player sa NBA na merong lifetime deal sa Nike, kasama ni na Jordan at LeBron. Tatlong players pa lang ang binibigyan ng ganun deal. Meron din mga venture itong si KD sa entertainment. Ang isa doon yung Boardroom na isa siya sa mga founder. Si Kevin Durant din ay merong mahigit na $300 million na net worth. Siya ang ikalawa kay LeBron na mayroong pinakamalaking net worth sa buong NBA. Si Steph naman, $100 million ang kinita last season. $52 million galing sa endorsement. Ito nga ang pinakamalaki, Under Armour. Pero yung $52 million na yun, maraming endorsement pa ang pinanggalingan. Base sa report dati, si Steph kasi ay ongoing na magiging lifetime partner ng brand. Base pa sa report, mayroong stock value na makukuha si Steph na $75 million ngayong taon. Ito ay galing sa stock shares ni Steph sa Under Armour. Hindi yon kasama sa endorsement deal or endorsement money niya. Si Steph din meron deal sa FTX, kaso nga lang bumagsak yon. Ang net worth ni Steph ay nasa around $160 to $200 million. So akala ko ba, papasok na ng $1 billion si Steph. Dahil yon, meron pang mga account ng pera na hindi pa nakukuha niya o nakalabas pa yon. Isa pa, hindi pa nakukover dito lahat din ng account mula sa Under Armour dahil hindi pa naman nagtitake effect yung ibang contract niya dun. Si LeBron ang number 1 highest paid player at number 4 sa overall ng mga athlete. $119.5 million, $75 million doon galing sa endorsement at ang nangunguna doon Nike. Nasa $1 billion na ang net worth ngayon ni LeBron. Siya din ay kasama sa top 10 na may pinakamayaman sa Ohio. Mas mayaman pa siya kay Jeannie Buss na $500 million ang net worth. So nagawan ko na dati kung bakit ganun. Nagkakahatian kasi yung magkakapatid sa Lakers. Si LeBron kasi binigyan ng value na $1 billion ng Forbes magazine dahil sa kanyang mga ventures, endorsement, NBA contract at marami pang iba. So marami kasing negosyo din talaga si LeBron. Sa mga website kasi, iba-iba kasi nakalagay dito mga net worth ng mga players. Pero ang may pinakamataas sa mga retired at active players ay si Michael Jordan pa rin na merong mahigit $2.2 billion. Susunod si LeBron na nasa $1.2 billion na siya. Ang isa pang sunod na active player dito kay LeBron ay si Kevin Durant na merong mahigit $300 million.